So what's up guys, kumusta kayong lahat at welcome back sa aking channel guys. So for today's video guys ay ituturo ko kay guys sa aming ipinagmamalaking beach guys dito sa aming barangay, itong Marcelo Seaworld Bay. So tara guys at punta na tayo doon sa pinaka dagat namin guys. So ayan, maglalakad lang tayo dito guys sa pathway na to hanggang pinaka dulo guys, hanggang sa marating natin yung pinaka beach namin guys. So yun guys, masasabi ko na ang laki ng ipinagbago guys, ang laki ng ikinaganda at ang laki ng improvement nitong aming beach guys. Kasi dati guys, kung matatandaan ko guys, ay itong pathway na to guys ay gawa lamang sa dike guys na may kawayan at mga bato-bato guys sa ibabaw para kapag kaumulan hindi tayo mapuputikan kapag ka naglakad tayo papunta doon sa pinaka beach na namin guys. So yun guys, ngayon simentado na, ang ganda na, hindi ka na mapuputikan kapag ka maglakad ka guys papunta doon. So maraming salamat sa aming maabtik ng mga barangay officials, lalong-lalo na sa aming butihing barangay captain, Honorable Ramon Byron. So yun guys, maglalakad lang tayo guys ng medyo ilang minuto din guys. So ayan, medyo malayo-layo din ng konti, kaya konting tiis lang guys, konting tiyaga lang sa paglalakad. Best exercise din naman yun guys, yung walking guys. So okay lang yun guys. Kung may mga motor din naman kayo, pwede rin kayo mag-motor guys, kasi kasyang-kasya naman dito ang motor guys kapag gusto nyong maligo dito sa aming beach guys. Dito sa aming beach guys ay marami din namang naligo na dito, yung mga kalapit barangay lang din, mga taga-ibang barangay guys. So ayan, medyo sumisikat na rin itong aming beach guys. So ayan guys, kung mapapansin nyo guys, ang daming puno ng bakawan guys, mangrove o bakaw sa Bisaya dito sa bawat tagiliran guys nitong ating pathway. Na maganda yan guys kapag marami tayong puno o ng bakaw guys, para kapag may mga sakunaman tulad ng tidal wave o tsunami, yung mga puno na yan guys ang magiging protection o kasangga guys para mabasag yung mga naglalakihang alon guys mula sa dagat guys. So panatilihin lang natin guys na magtanim kung nasa malapit lang kayo sa dagat guys, yung bahay ninyo. So ugaliin lang nating magtanim guys ng mga ganyan guys, kasi sila din yung mga magpuprotekta sa atin guys. So yun guys, malapit na tayo, ilang kimbot na lang guys, ilang hakbang na lang guys at marating na natin ang rurok ng kaligayahan. So yun guys, andito na tayo. Tanaw ko na guys ang dagat guys. At itong, kung makikita nyo guys, itong may bahay-bahay dito guys, ito yung bale tindahan dito guys sa aming beach guys. Pwede kayo ditong bumili guys kung may mga hindi man kayo nabaon guys. Yan, pwede kayong bumili yan guys. So yan guys, ito na yung aming beach. Wow. Kung mapapansin nyo guys ay walang dagat guys, mababaw yung dagat, maliit yung dagat kasi low tide guys. So ayan, kung mapapansin nyo kitang-kita yung mga bato-bato guys, yung puzzle doon guys, oh kitang-kita. So kung gusto nyong maligo dito guys, siguraduhin nyo lang guys na malaki yung dagat guys para sulit naman din yung pagpunta nyo rito guys, kasi yun naman ang purpose natin guys kapag pupunta tayo ng beach, maligo, mag-swimming. So siguraduhin lang natin guys na malaki yung dagat guys para makapag-swimming naman tayo, makapagtampisaw tayo sa dagat guys. So ayan, dahil ngayon low tide hunas, so ganyan ang itsura ng aming beach guys. So ang kagandahan lang din guys kapag kahunas guys, pwede tayong mangano dito guys, manginhas, manguhatag mga kabibi guys, mga kinason. O diba, pwede nating uwi pagka galing dito guys, di libre ulam na guys. So diba, so yun guys, ito ang itsura guys kapag low tide guys, kapag hunas guys ang aming beach.
So ayun guys, ito yung aking bunsong kapatid guys, aming bunsong kapatid guys. O may dala pang starfish, may nakuha pa siyang starfish guys. So ayan. So ito naman yung bagong gawa nilang cottage guys, na isang diretsuhan lang na cottage guys, kasi yung dati kasing mga cottages dito guys ay sinira ni Bagyong Udet. So yun lang yung bagong nilang gawa guys na cottage guys. Mura lang din naman yun guys. So ito yung tira ni Udet guys, yan. Yan na yung kubo na yan, cottage na yan. At ito naman yung CR ng aming beach guys. At ito nga yung tindahan guys, yung katabi. So ito naman yung likurang bahagi ng aming beach guys, yung kabundukan, yung mga luntiang dahon ng mga puno guys. So ang gandang pagmasdan, ang gandang pagmasdan guys ng kabundukan, mga kakahuyan, yung mga kakahuyan na yan guys na luntian ng mga dahon, at ang linaw ng karagatan guys, at ang kalangitan guys. Ang sarap pagmasdan, nakakawala ng stress, nakakawala ng problema kahit saglit man lang. Ang ganda lang niyang panoorin guys, nakakawala ng problema, stress sa buhay guys. So ayan. So ngayon guys, kung gusto niyong pumunta rito sa aming beach guys, ay pumunta lang kayo dito sa Barangay Marcelo lang naman guys. So ayan, napaka-affordable lang guys. Ang entrance lang po ay 30 pesos sa mga hindi taga Barangay Marcelo guys. Kasi pagka Barangay Marcelo ka, eh free lang siya guys. So yun lamang guys, kung nagustuhan niyo ang video na to, paki-like na lang po. At paki-subscribe na rin po guys. Salamat.